Iniimbestigahan ng pagwawala ng isang pulis na nanakit pa ng mga barangay Tanod sa Malolos, Bulacan. Giit ng pulis, dumipensa lang daw siya dahil una raw siyang sinaktan ng mga Tanod. Balita natin ni John Consulta, exclusive. Sa CCTV video sa Malolos, Bulacan, ramdam ang tensyon sa pagitan ng pulis at ilang Tanod ng barangay Matimbo nitong Sabado ng gabi. Nakilala ang pulis si SPO2 Leonilo Buluran, nakatalaga sa Venezuela. Pilit siyang hinihila palayo. Pero maya-maya, nagpang-abot na ang pulis at si Barangay Tanod Ramon Paraiso na may hawak noong batuta. Napaglayo sila, pero sige sa duruan at sagutan. Nahila palayo sa Barangay Hall si pulis. Pinapasok naman ang Barangay Tanod, pero muling sumugod sa Barangay Hall ang pulis at itinulak ang isa pang Barangay Tanod na si Joel de la Cruz na binalya pa niya. Hinahanap noon ni Buluran si Paraiso, pero hindi niya makita. Lumabas sandali, tsaka muling bumalik, pero nagwawala pa rin. Muli siyang lumabas at nagwala ulit. Naiwas-iwas pa niya ang mga umaawat sa kanya, pati ang kanyang asawa. Umalis, pero bumalik sa Barangay Hall. Doon sinampal at dinuro-duro ulit ang Tanod na si De La Cruz. Kasunod ito, naawat na si Buluran at nailayo sa Barangay Hall. Ang punot dulo ng gulo, ang umano'y pakikialam ng mga Tanod sa insidente ng sagi ang kinasangkutan ni Buluran at ng isang jeepney driver. Tapos na yung gulo, ba't parang iniisis pa nila na doon pang usap sa barangay, hindi na nag-reklamo yung tao pa ano ko? Tapos na sana ang gulo kung sila pakindubok yung ganong anong away. Giit ni Buluran, bago ang suntukang nahulikam, sinaktan daw siya ng mga Tanod, kaya dinipensa lang daw niya ang kanyang sarili. Pati nga raw asawa at anak niyang minor de edad, sinaktan ng mga Tanod. Umambang bubunot ng baton. Nung paglitong mo ganyan, paglingon ko, nakapalikod nga ako eh. Pinalo kagad ako dito at naman ako. Dubu ilong ko kagad sa buong. Nag-retaliate lang tayo. Didepensa ko ng sarili ko lang. Bubuin nila ako doon. Pero giit ng mga Tanod, hindi totoo ang bintang ni Buluran. Sigaw po na sigaw na, yabang mo. Tapos mayroon ng mura. Sinabihan ko po, nasa barangay hall tayo. Lalo nagalit na ako. Sumugod na ho siya. Hindi rin daw sinasadya ni Paraiso na napalo niya ng batuta si Buluran. Nasuntok na po akong dalawang beses. Nauna po siyang matake. Kaya ang ginawa ko, nakakawa ko yung batuta ko. Ginagawa ko yung pananggay batuta ko, tumama sa ganito niya. Hindi ko na hindi sinasadya. Dagdag pa ni Paraiso, sinugod pa nga raw siya ni Buluran sa bahay ng kanyang tiyahin. Sinuntok at tinutukan pa ng baril. Inilabas ng barangay ang kuha ng CCTV kay Buluran. Nang sumugod umano siya sa bahay ng tiyahin ni Paraiso, itinanggi ni Buluran ang palatang. Wala raw siyang dalang baril at hindi rin lasing. Iniimbestigahan ng Malolos Police ang insidente. John Consulta, GMA News.